Gusto na kayo tayo naman. Gising ko lang. Kagabi ko pa naiisip tong prank na to kasi lahat ng tao sa bahay pinagtitripan ko. Napagtripan ko na si Daddy Rob. Napagtripan ko na si Tito Vince. Meron muna akong gustong i-share sa inyo na kung sino tong gusto kong pagtripan. Kasi syempre for sure hindi nyo siya kilala. Wait lang. May nanggugulo sa pinto. Ano yon? Ay, mga bebe! Ala! Umihi kayo! Oh my God! Ano ba yan? Ang dami na ng tubig! Ay, Diyos ko naman po! Diyos ko naman po! Nag-vlog ako eh! Sino din kayo? Patay. Patay na dito. Nag-vlog si Mami. Nakita nyo ba yan? Puro iye. Sino umihi sa inyong dalawa? Sino? Ha? Bakit basang-basa dito? Sino umihi? Wait, sit. Pag sinabi kong sit, sit lang. Ay, mga pasaway. Sit. Sabi ko sit. Sino gumawa? Sino nagwebe? Ha? Aba, sobra na kayo ah. Hindi na natutuwa si Mami. Oh, no. Ano? Ba? Ako na naman naliligit ang wiwi niyo. Sobra kayo ah. Hmm? Ano? Oh, ba't may nakit si Mami? Hello, ba? Hirap naman mag-vlog ng tahimik lang, oh. Ikaw ba yung umihi? Nagpa-vlog ako, eh, ha? Magpa-prank ako ng tao, eh. Ikaw ba yung nagwewi? Ha? Ikaw ba yung nagwewi? Oh, basa yung, ano mo, titi mo. Oh, ikaw yung nga yung nagwewi. Nagwewi ka, ha? Nagwewi ka yung isa. Asan na yung isa? Baby boy to, eh. Ikaw, boom, ha? Nagwewi ka ba? Hmm? Nagwewi ka ba? Baby ko? Patingin ako. Ay, basa din yung titi mo. Sorry ka kaagad sa Mami. Sorry ka kaagad sa Mami. Aww. Ha? Nagwewi kayong dawawa? Ano? Aba? Lalaban ka na sa akin? Lalaban ka ba sa Mami? Many minutes later. So yun nga mga besi ko, tulad ng in-explain ko kanina. Ay! Ano ba yan? Baby! Nag-vlog si Mami! So yun nga, in-explain ko kanina, plano kong i-prank ngayon si Mikmik. Si Mikay, gusto ko munang ipakilala sa inyo kung sino siya. Si Mikay 4, si Mikaela Marcelo. Nagsimula po siya as fan ko. Gumawa po sila ng grupo way back 2016 ng Tony Fowler Babies. Hi sa inyo lahat. Yan, sobrang sinusuporta nila ako hanggang ngayon. Pero si Mikmik po kasi, lagi po siyang nandoon, lagi siyang umaattend, lagi siyang supportive sa akin. Pag may mga bashers ako, yan yung mga... Eh yung mga tatama sa akin eh, ever since na nagkaroon ako ng issue, 2016 pa talaga nandiyan na sila, simula nag-start ako na maging social media artist. Sa sobrang pagmamahal sa akin ni Mikmik, ang nangyari is, pinatato niya yung pangalan ko, yung logo ko na Tony Fowler dito sa dibdib niya. At sobrang na-appreciate ko yun kasi, di ba, syempre, sino ba naman ang gagawa nun, di ba? Ang ipatato ang pangalan mo, ibig sabihin na mahal ka ng tao. Dumating yung panahon na kinailangan ko ng tulong sa bahay. Lagi kasi ako naglilipat ng bahay. Tapos, ang nangyari, itong si Mikmik, dumating yung panahon na lagi akong walang kasama sa bahay kasi si Daddy Rob laging may taping, tapos ako naman events-events lang, so lagi akong mag-isa sa bahay, nababaliw ako, wala akong kausap. So ang ginawa namin is kinontak namin si Mikmik kung po pwede niya ba kami tulungan sa bahay na makasama namin, nasamahan lang ako, yun lang yung pakiusap ni Rob na baka pwedeng samahan mo naman si Ate Tony mo kasi ano eh, wala siya palaging kasama, palagi lang siya mag-isa, kawawa naman. So si Mikmik, sinundo siya ni Daddy Rob sa Bulacan, tapos after nun,
sabi namin, hanggang kailan mo lang gusto magstay. Nung sa nangyari, naging part na siya ng family, naging okay kami. Sobrang dami naming ano, dami naming pinagdaanan, may mga tampuhan, may mga chef pinakikilala namin ugali ng bawat isa, pero lagi yung sinasabi na masaya siya hanggang ngayon kahit 2020 na kasama niya yung idol niya sa bahay araw-araw. Lagi niya sinasabi at sobrang nakakataba ng puso. Pero dahil mahal na mahal ako ni Mikay, ang gagawin natin, pagtitripan natin siya ngayon. Ang plano kong gawin ngayon. Ano may mahal ka ng tao, tapos sasaktan mo yung damdamin niya. Pero prank lang naman to. Ang naisip kong gawin ngayon ay, ipaprank natin si Ate Mikmik na mag-attitude problem si Mami Omi. Ang gagawin ko sa kanya, alam mo kung ano? Sasabihin ko sa kanya mga masasakit na bagay. Mag-attitude ako sa kanya na naiinis ako sa kanya. Nag-visit ako sa kanya. Parang pagka-visit ko sa'yo, mag-prank tayo kay Ate Mikmik. Ha? Sasabihin ko yung mga ihi yung ginapupunasan. Ayun ang sasabihin ko. Kasi si Mikmik sobrang tinutulungan niya po ako sa lahat. Si Rob sa taping. Ako dito sa bahay. Pag-depress ako, nandyan siya para sa amin. Sobrang parang maging all around siya sa buhay namin. Parang talagang, alam siya na siya to support. So hanggang ngayon, dito na siya tumira sa amin, ganun. Ako kasi, siguro marami magsasabi na, hala kasama yun na sa bahay, eh fan lang yan, dapat hindi ka nagtitiwala. Ako kasi parang nagbibigay ako ng tiwala sa mga tao. Hindi ako natatakot magtiwala o makasama sila sa bahay. Kasi hindi mo naman malalaman kung hindi mo susubukan, di ba? Pero ganun talaga, marami tayong mga pinagkatiwalaan. Oo, nasinaktan lang tayo, ganun talaga. Hindi mo malalaman hanggat hindi mo susubukan, di ba? Parang ako, nagtitiwala ako sa magmamahal ko sa inyo. Kahit kinakagat niyo si Mami, ha? Ha, baby boy, kahit kinakagat niyo si Mami? Alam niyo siya, parang ako nauulol pagkausap yung mga aso. From ganito na, di ba? Ito, bitang, ay! Mahal ko ba kayo? Mahal ko ba kayong dawawa? Ha? So, yun na nga, simulan na natin. Ang gagawin natin, gigisingin natin si Mikay sa pangit na paraan. I mean, someday makabawi ako sa kanya sa magagandang pinapakita niya sa akin, sa suporta niya sa akin, sa walang hanggang pagmamahal. Sana hanggang sa maging successful kami, nandiyan ka para sa amin, Mikmik. Pero sa ngayon, pagtitripan mo na kita dahil quarantine at wala tayong magawa. Gisingin mo natin si ating Mikmik. Pagkatapos natin siyang gisingin, aawayin natin siya. Naiintindihan mo ba yun? Naiintindihan mo ba yun? Intindihan mo ba? Sumagot, ay oo, naiintindihan pala. Ang daming distraction sa ano ko, sa intro ko. Wait, ikaw din ba? Papakita ko muna sa inyo mga baby ko, ha? Halika dito mga baby ko. Papakita ko kayo. Say hi to my vlog. Ay, wait lang! Kapalak ko lang! Say hi to my vlog. Vlogan! Aray! Aba, galit ka naman ka agad. Galit ka na ba? Vlogan! Say hi. Vlogan! Ito si Bo at si Baby Boy. Gigagala sa akin na dadrop ng birthday niya. Ay! Pagkos siyang ibay. Ito lagi itong kiss ng kiss eh. Kiss mommy mo. At aray? Nung may kasama konting gagat. So yun na guys, simulan na natin. I-prank mo natin. Simipigisingin na natin siya sa pangit na paraan. At matripin na natin siya. Okay, gumising ka na dyan. Dali na, kayo na pumakalat sa taas. Huwara ka bahawa lagi ng oras ng tulog mo. Pag alam magising, nakakainis na. A few inches later. Ano pa yung mga ihi na yan? Ang tagal mo kasi magising eh. Ang tagal mo magising, haba lagi ng tulog mo. Alam ka naman ako magpunas niyan. Kumain pa yan kanina, ako na nag-ano. Bilisan mo dyan, Mikmik! Tapos pumuha ka na ng basahan sa baba! Kasi ang haba ng tulog mo eh! Doon pa sa may bandang kanan. Tsaka din na mo yung pag-ano, lalampaso. Kasi yan, puro ihiyan dyan eh. Ayun mo dyan. Dito banda. Bilisan mo, Mikmik. Ang bagal mong kumilos.
Many hours later. Oras ka ba kasing ano, natutulog? Mik-mik. Yung oras ka natutulog? Kasi ba't kaya nagpupuyat? Dapat sabay-sabay kasi tayo ng tulog tsaka nang gising. Ang haba ng tulog mo. Nauna pa ako sa'yo. Alas 12, kailangan pa kainin ko ng aso. Tapos mag-i-repeat ka pa, antayin pa sila tumain. Kahit na. Tiga mo, ah, nagluto na si Papi. Ano sila mo dito sa bahay? Kung hindi ka magluluto, huwag kang kakain mamaya, ah. Oh, no! Magsahing na ba? May sahing na ba? Magsahing ka na. Oh, magsahing ka na dun. Magsahing ka na. Meanwhile, nakawa ko kay Mik-Mik kasi sobrang matangin na masyado kong hair sa kanya, pero kailangan mapaiyak natin si Mikay. Kailangan ko pa mag-isip sa mga bagay na ikakabad trip ko na nasasaktan ko talaga siya. Ang hirap, ang hirap. Parang ano, nasunod na ako, nasunod sa kanya kung asin just attitude ako ng attitude. So, sakto tumayo yung mga babies natin. Sisigaw natin si Mik-Mik. Mikay! Mik-Mik! May tahi ka nga aso dito! Ang bagal mo kumilos! May tahi, no? Kanina ba yan nandyan? Dapat sinasaysay ko lagi yung taas para na ano yung ganyan tahi nila. Ay, napakata tinatawag eh. Yung basahan, hindi ka kumuha. Kailangan na may tissue lang yan. Kumuha ka ng basahan, Ton. Kaya kakulay mo na yung mga tae. So, andito kami ngayon sa garahe. At ang ginawa namin, kumain na kami lahat. Ngayon, si Mika hindi pa kumakain kasi nagpapakulian palagi. So, ang gagawin natin, itatago natin yung mga pagkain at sasabihin natin na naubos na siya ng pagkain. Transfer natin yung kanin para makita niya na wala talagang laman. Bakit sila? Kasi babaw. Kasi para makita niya na walang pagkain. Tawagin mo na si Mik-Mik. Sabihin mo kakain na tayo. Mga kasambot. Gusto mo nalang kasi kakasambot tayo. Mik-Mik? Oo. Tawagin mo na si Mik-Mik para sa masakit. Hawakan mo itong kasambot. Kay! Kay, na! Mik-Mik, tawag ka! Ano ba? Ano ba? Ano kasi ano yung ulam? Ano? Kumain ka na. Wala nang kanin, wala nang ulam. Ang bagal mo kasi. Upo ka dyan. Wala na, ito may natirang, isda. Wala nang kanin, ito natirang black rice kong konti. Inalang kayo mo. Anay, ang bagal mo kasi. Ano ba nangyari? Ang bagal niya kasi, si Papi na nga nagluto, ang bagal niya pang ano, ang bagal niya pang pumunta dito para kumain. Kaya lang kasi narinig ko, nagsisigawan na kayo eh, habang nagsisiyar ako. Kasi ang bagal niya kumilos sa sawa. Ba't nga ba kasi mabagal? Hindi ko alam dyan kay Migay. Baka naman nagdadrama ka na naman. Wala akong inuuto sa'yo, Migay. Sasabi mo. Kahit tanongin mo si Labis, ala, ang bagal mo lagi kasi pumunta lagi, ano, hindi ka sumasabay sa pagkain. Kaya nangyayari tuloy naubusan ka ng kanin sa ng ulam. O yan, kainin mo yung tira-tira. Hindi naman tayo mayaman, ang bagal mo, kaya naubusan ka. May na-best ka nung tinawag din kami. Kasi nga, sabay-sabay lahat. Tapos, hindi, lagi naman ganyan yan. Lagi yan yung papaw. Tapos magtatanto ko sa akin kasi nalang matira. Ang dating pa nun, parang hindi ko pati nagyan ng pagkain. Oy! Biggie! Baka naman nag-ano?
Nag-a-attitude. Tapos parang magtatampo pa siya na siya'y nauubusan. Parang yan, saka ako pagkain. Wala nang kumain. Wala nang pagkain. Ano, make-make? Sabi ko pa naman nakain. Kapag nandiyan nag-report yung video na yan, sabi niyo, lukong tarang ulang ko. Kaya siya mula. Sarap pa naman ng luto. Sarap pa tarang sila. Asawa hindi na nga siya yung nagluto. Si Papi na. Tapos ang nangyari pa, kanina, habang nasa taas kami, pagkakit ko, puro ihi. Kaya nga ba niya lagi nakulong? Bakit nga ba? So, nakakaroon na yan. K-drama. Baka Netflix. Nawawala yung purpose sa bahay. Tapos may mga tayo pa. Ang bagal kong virus kasi. Ano na, mik-mik? Ano, magsalita ka naman! Wala, kainin na lang yung tira-tira. Yung talaga, wala lang pagkain eh. Quarantine pa naman, walang mabibilan. Bumili ka na lang sa labas. May pera ka naman, bili ka nila kuya Boyet. Tumuto ka sa araw para lalo ka mangitim. Kumiyak! Oh! Oh. Kumiyak! Oh, no! Oh, no! May tulungan nyo kasi! Ba't ka umiiyak, Mikay? Ha? Anong inaarte mo? Anong inaarte mo? Ha? Mik-mik! Ano yung naarte mo? Joke lang, it's a prank na kawawa naman ito. Ano na, Mik-mik, kawawa ka naman. Sorry po! Kawawa. Ay, ibigay mo lahat, oh. Pati yung mga hindi lang ko, ibigay yan, oh. Ibigay mo lahat ng pagkain ka, Rep. O, nalaglag pa, oh. Ibigay natin lahat kay Mikay, oh. Mikay, oh. Mik-mik, oh. Ibigay mo lahat, oh. Pati yung price, ibigay nyo. Ibigay mo lahat, papi. Dali, ibigay. Oh, baka sabihin, ginagmato natin yan dito. Yo, eh, natin ka lang. Black lang, Mik-mik, ikaw naman. Hindi naman gano'n ka sa mga ugali ko. Ay, ginagawa ka pa yun. Rain na ka, mga besi ko. Na-prank ko si Mik-mik. Bakit na-prank ko dito sa bahay?